masaya. Masaya mag-IT, masayang mag-enhance ng system, masayang mag-automate ng process. Hi guys. Good morning. So ngayon, tapos na long weekend guys. So papasok ko naman tayo sa opisina. So for today, papasok ako sa office, pero yung sa isang satellite office lang namin. Malapit lang dito sa amin, mga 5 to 6 minutes drive lang. Okay? So samahan niyo ako, guys. Yeah. Work na naman tayo. Ang hirap bumangon, guys, pag yung ano, galing ka sa very long weekend. Pero ganoon talaga. Kailangan natin pumasok ulit. So ngayon, dadali natin yung sasakyan. Kasi nasa bahay lang naman si Mrs. Tsaka walang pasok ang mga boys. So pwede ko magdala ng sasakyan. Bah. Sana lang meron ako magandang parking doon. Let's go. Yun, so driving na tayo papuntang opisina. Malapit lang to dito sa amin. Kasi okay din yung office kasi guys, nasa North Van siya eh. So medyo malayo-layo sa amin. So kung imamaneho ko yun, mga 40 minutes, no? Pero kung commute, mga 1.5 hours, no? So ngayon, naisip ng office na pwede kaming pumasok doon sa mga licensing office. So ang tawag namin is satellite office, no? So kung saan kami malapit na satellite office, pwede kami doon report, no? Kasi nire-record kami ng union na at least pumasok twice a week, no? Pero ano naman yun, guys? Kumbaga, case to case naman yun. Let's say, hindi ka talaga makakapasok, pwede ka naman talaga magpaalam sa boss mo, no? So, yun lang talaga din yung kagandahan dito sa office namin, na napaka-flexible talaga. Ang ganda ng panahon, pero hindi ko alam, ano siya eh, parang medyo makulimlim ng konti, pero may araw, parang ganun. So, from time to time, sumisikat yung araw. So, yun. So, pasok ako sa office ngayon, Tuesday, tsaka Thursday. Usually yan, Wednesday dapat. Kaso, bukas, may lakad si Mrs. bukas sa meron pala kaming lakad, no? Meron kaming dentist bukas. So, hindi ako makakapasok sa office. So, magre-remote work lang ako. Tapos, medical leave ng few hours. Siguro mga 1 to 2 hours. Para hindi na ako mag-totally sick leave or ano, time off leave. Sayang din naman kasi, di ba? So, para hindi na ako mag-leave. So, Thursday, sa North Van naman ako pupunta. So, yeah. Ay, naku. Ay, naku. Ganda ng panahon. Thank you, Lord. Usually, ang time-in ko sa office, 7 o'clock. Right? Pero kasi, first time kong papasok dito sa satellite office, hindi ko alam kung anong oras sila nagbubukas. Pero, sure ako niyan, 8 o'clock, open na sila. Kaya sabi ko, siguro mga 7:30 or 8 o'clock na lang ako papasok.
So, kung itok lang ang inko, makakalabas ako ng 4. So, uwi tayo mamaya mga 4. 4 o'clock mamaya. Alright? So, mamaya na lang ulit, guys. Kakayod muna tayo. Lunch break muna tayo, guys. Kakain muna tayo. Since malapit lang to dun sa mall, kakain na lang tayo sa food court. Diba? Yan din yung okay dito sa satellite office namin dito. Malapit lang sa mall. Kain muna tayo tapos balik tayo sa office. So, yan ang pagkain natin today, guys. Custard chicken with rice and broccoli. Right. So, tapos na tayo kumain, guys. So, magpapababa lang tayo ng kinain. Ikot muna tayo dito sa mall. Walang masyadong tao, guys, kasi syempre lahat yan nasa work yan today. So, ngayon, iikot lang tayo dito. Kasi maaga pa naman. 1 o'clock pa ulit ako babalik. So, for now, iikot muna tayo dito. Right. So, ikot-ikot lang tayo sa mall habang nagpapababa tayo ng kinain, guys. So mamaya, babalik na tayo ng work. Mga 1 o'clock. Resume tayo ng trabaho. And then after that, after a few hours, uwi na. Diba? So, ngayon pala, guys. Medyo malamig nga sa labas. Sa labas, guys. Eh. So, mga 17 degrees. Malamig. Okay, so malapit na mag 1 o'clock. Maglalakad na tayo, guys. Pabalik ng office. Okay. So, lakad lang tayo pabalik. So, para before 1, nandun na tayo. Right? Balik na tayo, guys. Yung mga tawira pala dito, yung mga hindutan na ganyan. Hindi fake yan, guys. Talaga nag-work yan. Siyempre, outfit check muna tayo. Hindi, joke lang. Okay, balik tayo sa work. Tapos guys, pag nandito pala ako sa office, nacha-check ko pa rin yung mga anak ko kasi meron kaming parang IP camera sa bahay. Ito guys, so tingnan nyo. Yan. So, nakikita ko sila sa cellphone ko. Nandyan yung anak ko, nakikita ko naglalaro dyan. Diba? Yan. So, kahit nasa labas ako, nakikita ko pa rin sila. Diba? Good. Hi guys, so time check 3:20. Alright. So kapag mga ano ganitong oras, guys, wala na masyadong task. So ginagawa ko lang talaga training. So training ako ng mga bagong technology. Libre naman kasi yun sa amin eh. So meron kami mga programs na libre na pwede mong i-take. So siguro nag-take ako mga 30 minutes to 1 hour na training pag wala ng task, diba? So maya-maya lang uwi na ako. So ang out ko talaga is 3 o'clock, pero since late na tayo nakapag-start ngayon, which is 8 o'clock na, kaya 4 na tayo makapag-out. Okay, so konti na lang, uwi na. Okay guys, pag ganun-ganun lang, tapos na naman ang isang buong araw ng workday. So, punta na tayo sa car, guys, tapos uuwi na tayo. Okay? Let's go! Guys, magulimas na tayo, guys. Tapos na tayo. Ngayon, nagpupunta ng parking. Dito.
Yeah. Init ang kotse. So, habang pauwi tayo guys, sagutin natin yung isang tanong sa akin, no? Merong kasing nag-message sa akin. Sabi niya na mahirap daw ba maging IT dito sa Canada? Right? Ang sagot ko po dyan is, it's a case to case po, no? Hindi lahat ng IT work is madali. Hindi naman lahat ng IT mahirap, di ba? Nakadepende po talaga yan sa klase nung business, no? Bakit ko nasabing nakadepende sa business yan, no guys? Halimbawa guys, IT kayo at kinosupport nyo is talagang let's say sabihin natin business na 24/7, di ba? Halimbawa guys, ang business is nasa banking, no? Of course, ang mga banko guys, ano yan, 24/7 na business yan, di ba? So, masasabi ko talaga guys na kapag ganung type of business, medyo hindi naman mahirap, pero yung klase ng demand ng work iba pag yung sabihin natin hindi siya 24/7, no? Kasi guys, nakapag-work na rin ako sa banko, no? So, iba doon ang demand. Iba rin kapag ang work mo, let's say, parang kami, kumbaga, ang services namin ngayon na binibigay sa mga clients namin is hindi naman 24/7. Diba? So, kaya din for me, masasabi ko, nakadepende yan sa linya ng business kung nasan kayo. At saka din, kung anong klaseng branch din ng IT kung nasan kayo. Kasi, parang ako ngayon, nasa back-end ako. So, ako ngayon ang nagmamanage ng mga data, right? Masasabi ko na kahit na anong database yan or anong klaseng technology, mahirap sa simula, di ba? Pero guys, kapag na-plot nyo na lahat and yung sabihin nating naka-automate na halos lahat, yung mga maintenance and everything, di ba? Masasabi ko na hindi na ganun kahirap, guys. Kaya nga, guys, kapag yung bago ako sa company, yung mga first 6 months to 1 year, yan yung medyo, sabihin natin, hindi mahirap eh. More of, marami kang ginagawa. Kasi guys, after 6 months to 1 year, medyo nakapag-automate ka na kahit papano eh. Nung mga task and everything. So, hindi na ganun kahirap. Diba? Yan yung guys, yan yung isang work na pwede kong sabihin na critical sa pagiging IT, no? Kailangan kasi, for me, ginagamit yung technology in our advantage. Kumbaga, pag may nakita kang manual work at you think na kayang i-automate, diba? Kesa gawin mo ng paulit-ulit everyday in a manual way, why not create an automated process para yung machine na ang gagawa nun para sa'yo. Diba? So, dyan na papasok yung paggaan ng trabaho mo pag nagawa mo yung mga yan. Halimbawa guys, meron kaming mga thousands of servers. Diba? Thousands of servers na kailangan i-manage or thousands of database na kailangan i-manage. Imagine everyday kailangan mong i-check kung healthy yung system o hindi. Kung lahat ba is working fine, walang issue, walang warnings, walang ticket, and whatsoever, right? Yung simpleng health check, di ba? Kung sa isang database mo lang gagawin, mga 5 minutes, di ba? Each. Pero guys, imagine kung may 1,000 databases ka or 1,000 servers kang kailangan i-check. Eh, mahihirapan ka na ngayon. Diba? Pero kasi guys, pag inautomate mo yun, doon gagaan yung trabaho mo. So doon na talaga papasok yung pagiging, for me ha, pagiging IT.
Diba? Ang pagiging IT po kasi for me is hindi lang yung basta na-check mo yung servers o nagawa mo yung expected sa'yo. Diba? Of course, kailangan mo rin gamitin yung technology para makatulong sa'yo kung paano gagaan yung trabaho mo. Kaya po, sinabi ko na ang sagot po dun sa tanong kung mahirap ba maging IT dito sa Canada, I can say po, whether Canada o sa kahit ibang bansa, nasa approach po ninyo kung paano nyo padadaliin yung trabaho nyo. Kasi po guys, ang technology, napaka-wonderful po niyan. Napaka-lawak, napaka-daming pwedeng gawin. Right? Kung familiar po kayo sa AI ngayon, no? Ang dami niyang pwedeng gawin. And at the same time, kailangan mo rin siyang magamit on your advantage. Yes, marami siyang gamit, pero kung paano mo i-apply at paano mo magagamit, nasa sayo yun. So, sa technology per se, for me, ganun din po ang case. At nasa sayo na kung paano mo gagamitin para mapadali yung trabaho mo. Yun. So, ngayon po, so yung pinakita ko sa inyo kanina kung ano yung work ko, kung, di ba, usually sa morning, nagsisimula ako mag-check ng emails, mag-check ng mga meetings kung anong oras yung mga call ko. And after that, mag-check ako ng mga servers namin. And after that, check ng mga tickets kung meron. Yung tickets po pala is a request, no? So, kung merong mga request sa aming team, di ba? So, kaya po, hindi ganun din kahirap for me kasi lahat po ng maintenance or mga halos yung mga system namin sa office na ginagamit po is naka-automate na. So, halimbawa, merong nag-down na server, di ba? May mag-i-email na lang po sa amin or may mag-a-alert sa amin na, check mo to, ganyan-ganyan. You know? Yun po yung sinasabi ko na nagtatrabaho sa inyo yung technology on your advantage. Di ba? True automation po. Yan yun. Okay? Going back to the question, depende, 'di ba? Kung ikaw ay sa tingin mo marami kang manual work sa pagiging IT mo at hindi mo nagagamit yung technology on your advantage, I would say mahirap, 'no? Pero pag alam mo kung paano gamitin yung technology, kung paano ka matutulungan na mapadali yung trabaho mo, pwede kong masabi na hindi siya ganun kahirap. Actually, masaya mag-IT, masayang mag-enhance ng system, masayang mag-automate ng process. Okay? And sinabi ko nga kanina, no, na dahil nga yung sa mga na-automate namin ng mga jobs or mga process, nagkakaroon ako ngayon ng time for my self-improvement. Nakakapag-training ako, nakakapagbasa ako, talagang sabihin nating makakatulong sa career ko, yung mga ganun guys. So kaya doon ko nakita yung ganda ng pagiging isang IT skilled worker, right? So yun guys, so I hope na meron akong na-share regarding sa aking trabaho, di ba? I hope na meron kayong natutunan. And yung sa mga future aspiring IT dyan, masasabi ko lang na keep on improving your skills, di ba? And yun nga, kailangan dapat meron kayong view na yung IT is magagamit nyo or yung technology is magagamit nyo on your advantage. Para din makagawa kayo ng ibang bagay para ma-enhance naman yung sarili nyo. Okay? Malapit na ako sa bahay guys. So, see you again my next video guys. Peace!